talaga ng Team Payabang yung si Akay, pero nabaliktad pa, Profi. Hindi ka pwedeng, Lord. Oh, hindi ka pwedeng ano. Ay! Grabe naman na ako! Grabe naman si Rene J. Sabi ni Rene J, sige, ligawan nyo. Ako sasagutin yan. Sabi ng Team Payabang, aayos lang yan. We started from the bottom, now here. Sabi ng Team Payaman. Pero si Rene J, KS ko yan. Sige. For a second time around, magtatagumpay ba sila dito? Talking shock ginamit dito ng ating YSS. Nagulat tayo doon na nakakaloka. For the second time, na move round 1 and round 2. Binalaan ko na kayo, sabi ni Rene J. Alright, let's see para sa ating game number 1. Nakita nyo, item check automatically para sa ating bigayan dito. Nauso ang single mask pa rin. Again, remind ko lang sa mga nagsisingle mask. Of course, hanggang in-game eh single kayo, maliban pa sa mask. Diba? May technique dyan. No? Sa mga support na hindi nagmamask, of course, ibigay nyo yung last hit sa core hero nyo. Usually, ang nakamask just is the tank. Tatakayan na taa. No. Kapakaw. Si Duke. Questionable yung ginawa ni ano doon ni Hans, and mapapauwi agad siya, no, as early as now. Hindi siya umuwi isa lang. A very aggressive Rene J. Sabi nga ni ano eh, yung sining pinsan niya diyan, si Reggie, tama ba? Si Rain. Yung para sa magkalugar din sila eh, tagapataan din to eh. Parang sabi pa ni Rene J last time, Rain ka lang, Rene J to. Mainit. Ay, sa prop, nagkaroon na lang magpaka sa blue buff. Sino kayo makakuha? Ayun, na-secure ata ni YSS yung blue buff. Pero ito, kumabakbak pa rin sila. Mahuhuli ba si Selena? Pero nag-back off lang yung team next play. Hindi pa kaya. Tinry lang. Alam mo, maganda kasi dyan eh, nung kinokontest nila, kaya may laban sila dahil meron silang retry. No? Tama. Okay. Chances lang talaga yung sinusubukan ibitaw dito ng Team Payabang sa ginagawang depensa ng Team Payaman dito. Look at the rotation coming from Rain against ang kanyang pinsan, no? Tama ba? Insan. Ano, may pa-emoji agad si Insan. Sabi ni Insan, ang igit rotation. Pero prof, in addition lang din dito sa mga, di ba, napapansin din natin, di ba, walang mga roam item lang din mo sa mga support natin sa meta. Kasi nilarush talaga nila yung level 4 para makabigay kaagad sila ng early game pressure, lalo sa mga turtle team fights. Tama. Maganda yung idea mo dyan, ha. Pero let's see. Para sa ating level, guys, check nyo rin, ha. Sa mga unang phase ng game is check yung level lagi ng kalaban. Okay, most likely, kung sinuno mag-level 4, automatically lamang na lamang si skill yan, no? Tama. Kasi yun yung minsan na, ano yun, na nalilimutan ng mga teams natin sa rank game is checking the level of your opponent. Oh! Boom! Ito nga dito, parang Neneng B, that's a setup coming from the team. Ayabang! And too easy for Dave TZ will fall down. That's well played coming from Chester. Sinargo eh! Sabi yung Chester and H2O Nation, Profi. Pagkapana, sabay second skill lang naka-mountain tong si Ling. Talagang yatap talaga kaagad, bro. Alam ko si Chester galing to sa ano eh, sa STI eh. STI. Katim pa nila Intay, Profi. Tama. Naalala ko to si Chester. Mm-hmm. Last talaga siya. Iba yung growth ni Chester from the recent team name. Ganitong performance niya. Malalim eh. Malalim na maglaro dito. Speaking of malalim, MB will fall. Ayun o. Si Rain mainit talaga. Every time na makakaano siya, makaka-channel peacock, automatic emoji. May psychological mark. Meron, bro. P-sticker versus tayo. Kumbaga, pero ito, Turtle T-Fight, ini-initiate ng Team Payaman. Pero ito si H2 pumasok. Cargo po tumalo, pero walang tinamaan. Pero yun, patay si Akai, bro. Speaking of patay si Akai, may susundan pa ba dito? Rene J, doing a great job. Flicker in with the wave of the dragon palabas sa turret. That's a what a move. And ito na Tempest Blade. Kinasa na rin. Disengaging dito si H2 the wall. Out of muna. Ang nangkap naman. Kalimat kanan. Gusto may substitution. Last instant deep. Tutok na sa mukha mismo ni Rain. Disengaging na ba yan? Ay, nahuli dito si MB. And another one. Kahit hindi sila si DJ Kalin. Outshot as well. This is a 2-4-3 exchange in favor of Team Payaman.
Grabe din yung ginawa nung Akai dun, Profi, no? Nakita mo yung ginawa niyang pag-zone out ng dito kay H2. Hindi talaga siya makakuha ng magandang positioning. Kasi yung Hurricane Dance, kaka-cooldown lang din ata. So hindi siya nakakuha ng magandang tong si H2. Pero good job sa Team Payaman, Profi. Tama, maganda yung positioning. Pero yung ginagawa din kasi ng Team Payabang, no? So sabi yung ginawa doon ni Rene J, yung flick niya, uy! Kukuha ko. Wars with a sticker. Palusipain. Oh. Ay! Kala ko, may araw na kukonek dito. Binibait. Kakaroon ng Psycho Wars. Kung sino una nga kumita yung dito. Reggie doing a great job. Lumalaban. Kumapan tayo. Sabi niya, gusto mo ng sticker wars, ha? Papalagyan kita sa sticker wars dito. Pwede naman. Yeah, palaban lang talaga itong Team Payabang na to. Talagang palaban na palaban. Oo. Eto, rotation na naman coming from the side of Team Payabang as well as the Team Payaman doing a great job. Merong 4-man ready dito sa side ng Turtle and 1-on-1 lang dito sa both side. Pero lamang ang Team Payabang in terms of their objective, getting the first turret sa both side dito against Team Payaman. Pumuposition ang Team Payaman naman, counter objective ang gusto ata gawin dito ni YSS. Medyo nagkakalituan eh. Ano ba unahin natin? The Turtle o yung turret dito sa top lane? While si Aljon, may sariling laban niya na yun, no? Wave the Dragon, lumayo pa dito. Joke lang. Hindi pa. Ay! Naku! Top lang pala! May pag-iyak pa! Bang! What's up? Pero ito, si Renji, pinasok para pero yun. Yeah, top. Si Tamos. Ito mo yung map awareness talaga nito ni H2 eh. Iba talaga eh. May kakaiba talaga dito kay H2 sa laro ni eh. Napakalayo ng kinanggalingan niya, Prof. Galing siya ng red buff. Pumunta siya rekta dun sa baba. Pero ito, next play solid. Team Payabang. Kinuha itong turtle. Magkocontest ba itong Team Payabang? Pero hindi. Na-retry automatically dito. DH2 disengaging. The rest of Team Payabang. Pumapalag naman dito. The lock up is here. Yaway, di ba kagalaw dito? Na-apekto sa pangasya. Parang MECQ. Nasa loob na si H2 ng dalawang miyembro ng Team Payaman. Tempest of Blade, sinaksak mga red. He will fall. Sinewan dito ang mga ting-teng. Kinuha na lahat. Going in. And too easy. Ayos talaga mabawal. Sinaltas na dito ni H2. Sinewan pa si Hans. Pinabato-bato. Habang naka one-sit panjama pa siya dito. Oh, bigla na lang talaga pumapasa. O yun, sinasayawan lang dito ni H2 at the rest of the members ng Team Payaman. Nakita mo, Prof, di ba kakagank lang nila dito sa Tamos? Sabay dumekta si H2 agad. Ang bilis ng pangyayari, no? Nandung kagad dyan sa Turtle. Tama. FB Gaming, guys! Download kayo ng Facebook Gaming application. Sa mga Android user yan, download yung Facebook Gaming para mapanood nyo itong live stream natin ng walang buffering or walang lag. Tama. Ito na, better Earthstrike. Kinumit na rin. Renny J. Nakikipag-psychoan na naman. Ito na si Insan. Nagkita na naman itong dalawang magkita na ito. Disengaging ulit. Mabilis ang protection ng Team Payaman dahil dito kay Rain eh. Yung birdie whops niya eh. Oo, parang inaagistang from supported to kubaw yung layo eh, no? Napakabilis ng dip, napakabilis ng pangyayari lagi. May papalakpak pa yan eh, di ba? Yun din kasi, Prof, yung advantage talaga ng isang par sa pagdating sa map control eh. Nakita mo kung gaano siya kabilis. Isang ibon-ibon lang nakapunta agad dito sa isang lane eh. Diba? Ayun o, alam mo kanina ko pa tinitignan to si Yowie eh. Ginagawa niya, tinutod niya, tapos pagka pumalag sa ton, papalain ni Chester ng mamicro eh. Though hindi pa naman tumatama yung gano'n nila setup, pero kasi nakakayamot yung pag tumama. Diba? Sabi na, ikipagulit lang ka, pag tinamaan ka na ito, pitas ka. Bang! Hindi yung tamaan, pero yun. Back Purify, well played ang ginawa dito ni Parasa. Pero yun yung kinakatakot na combination eh. Yung arrow plus yung talo ni Yawi, ni Kufra. Pagka nag-connect ang parehas, wala na eh. Matiwaps yan. Pag tinamahan ka talaga eh, pwede ka pang bumili ng multi-prop sa sobrang tagal eh. Speaking of multi, ayun na naman, si Insan. Binabakbak sa Ocean Chester will fall. Grabe, pinektos ang panga dito. Naka baby bouncing ball, escaping Yowie as well. While may sarili na naman mundo to, si H2O. Binagalawan niya ang taas na position dito ng turret ng Team Payaman. No rotation come from Team Payaman or potential D para sa kanilang second turret onto the top side. Ang objectives yung nakuha nila dun sa top lane. So mas magiging malaki yung map control nila pagdating sa top lane. Pero pinasok! Ito ni
Kufra, si H2. Bang, makukuha ba? Trying to sustain. Out dyan! Ang ganda ng ipit! Diyos ko na, natalisod pa! Tinamaan dun sa tuho. Hindi ka nga talaga makakatalong pabalik sa pakot dito. Napakamot ulo na lang malamang sa malamang. Etong si H2 the War. Beyblade Gaming Profi, pag na, isa rin yung Profi kapag na, tinamaan ka talaga ng atas na o paano ka talaga. Pero ito, si Farsa napitas neto ni MB. Pero hindi ko nakita ano na nangyayari doon. Pero ito si Renegade pumasok pero nang makakabackup pa. Tapos kagad si Wises Profi. Pero ito pumalag pa rin si Renegade. Makakatapos si Renegade. Pinatay ng tapos. Pero ito sumituloy pa rin sa bakpakan ito. Si X pumasok. Pero itong si Chester talamang out lang Profi. Meron pa si MB ha, disengaging. Ayun, no? May paton pa nga dito. Alam mo, ginawa kasi dito ni ano, ni Rene J, sinun po niya eh. Sinun po niya yung ano, yung smooch. Yung muli na dito ni ano, Unana. Well, nandun naman si Aljan para sumalo. Habang si MB, medyo maasim pa nga. Makulit ka kanina pa, naka-immortality kasi ito. Most likely, pagka na peak off to, may ano pa yan, last insanity palabas. Ay, hindi! Nakuha! Ano? Muli na gaming Unana, Profi. Ayan, sinasabi ko dyan eh. And score natin, 12-11. With the gold lead, 2k lang for the side of Team Payabang plus the objective. Puro sila suntukan, pero binibigyan kasi ng kung sa suntukan, itong Team Payabang may kasamang siko ng konti eh. Kaya nakakuha sila ng ano, ng objective. Eh. Oo, itong Team Payabang, sinusuntok-suntok lang, walang siko. Ano lang eh? Tumusuntok ng tuhod-tuhod tong ano eh, Team Payabang eh. Hindi napapansin ng ano, ng Team Payabang, na nakakuha sa kanila objective. Chumichepi-chepi lang itong Team Payaman. Itong Team Payaman eh. Well, on the other hand, itong ang Team Payaman, Team Payabang pala is medyo lamang na sila pagdating sa map control kasi na-pick off na nila yung upper tsaka yung bottom turret. Pero ito, si Yawi pumasok. Mapipitas pa nila itong si Akai. Pero 3 down! Hurricane dash para dito kay Akai. Upos, pati pa ito po, Stroppy! Kasi sana din, bang! Tumalo pa nga dito si Akai. Kumawala pa nga pero nakahuli pa dito si MB. Look at that! Kumbaga sa billiard dinublete, no? Kumbaga sa dalawang panel! Akala ko, mapipick off na nila or mapukuha na ng team or masisigil pala nila ng Team Payabang yung si Akai, pero nabaligtad pa, Profi! Hindi ka pwede, Lord! Oh, hindi ka pwedeng ano! Ay! Grabe naman! Inago! Grabe naman si Rene J! Sabi ni Rene J, sige, ligawan nyo! Ako sasagutin yan! Suwabe si... Suwabe si Rene J! P! Ninakawan, Lord! Ang sakit nun. Pag layup mo, may kasama pang foul. Ang matindi dun, di ka naman sumabay. Pero naka-foul ka. Diba? May kasamang tech. Ayan o. That, ano, Barses Connection. Thank you, mga pinsan. Kung maihina. Ayan. Ayan. Hashtag is on that talaga, bro. Grabe yung Profi. Isa sa mga pinakamagandang nakita ko yung pagdating sa isang ganitong klaseng laro na tinan mo lima sila Profi, take note lima sila. How come na makukuha ni Rene J yun? Pero ito, tinamaan ng pala si Akai pero tingin ko walang magkakaroon or disengagement for both teams to. May pero effect ko-confess pa rin nila. May effect yung ganong movement coming from Rene J. Ayun o, pa-shoutout Tristan James. Shoutout kay Tristan James. Malaking ano to Profi eh, malaking dagok yun. Hindi na mo Profi ha, naka 4-man wipe sila. Pero sila pa yung nakalamang dahil sa ginawa ni Rene J or sa Lord Steel neto ni Rene J. Oo, swabbing sabi, on point na on point, arrow will not connect. Still, moving forward dito ang Team Payabang, Boy Belo dito. Ang kanilang si Yawi ng mundo. Ayan, better Earth Strike to clean up the minion wave. Sana maipit mo to, idol. Sabi ni Joe. Ay, maipit si Rene J. Napaka-init talaga. Ipipit mo to. Pag ikaw daw naipit, ano ha, Rene J, ha. Tignan natin kung yung hamo ni Rene J. Sinasay ko ni Rene J, eh. Sinasay ko nila. Mind over matter, properly. Sabi niya, pag ito nawala sa laro, automatic, mas madali ang panalo ng Team Payabang. Pinepressure ni Rene J ang Team Payaman. Kasi nakakaano, Profi ha, nakakasira rin talaga ng rest. Matikit ka dun eh, and at the same time, mapoprobo ka talaga. Lalo na pag sa ganitong classic kayo yung napipressure eh. Mahirap, mahirap. Pero kung tingin natin eh, may ipit pa. Pag naipit talaga tong si Rene J, ewan ko na lang kung anong sasabihin eh, itong Team Payaman na to. Oh, ayun si Rene J! Ay! Ay! Grabe! Ay, pinilipin mo! Sinapin mo talaga yung inahamon! And look at that! Rene J, big takedown, double kill pa nga dito si Rene!
Lead and out of the day. Ito na, pumasok na ang kanyang 10 best of late. Kinasana dito ang daming pulado. H2O picking up too easy for Dave. H2O is doing it. Double kill boy Belfan si Yawe. Kumasama pa dito habang si tropa natin 1C si Hans. Wala masyadong nabibitaw. Feather Earthstrike will meet the rin. Disengaging the rest of Team Payabang. And that is 2 for 2 exchange in favor of Pahala na kayo kung sino lumamang. Pero kasi napaka-init talaga. Makikita mo talaga yung init ng laban eh. Tamon, nandun ka sa teamfight pero nag-i-sticker ka po. Ganon katindi ang laban na to talaga. Sobra. Mainit nga eh. Alam mo talagang hinahamon eh. Yung may pag-flicker eh, di ba? Bumibig dito si Rene J pero sabi niya, sige kung kaya mo ipitin to. So ngayon may hamon dito. Dapat daw Reggie, okay, bago daw matapos yung laro, maipit mo si Rene J. Oh. Isang hapon daw yan. Challenge. Yun yung challenge ni Akai dito. Challenge ni Rene J dito kay Akai. Tingnan natin kung may ipit nga ba ni Akai itong si Rene J. Pero si H2 pumasok pero nag-back off lang din. Kupra, yumakap dito kay UIS. Pero hindi. Pasok Kofi, wasak. Pero itong si Kupra nag-stay pa rin siya. Si H2 papasok pa, pumasok. Pero umalis lang din ulit. Oh. Pilis na pangyari mga kapatid. Ay, pinipo sa lang. Ay, ito naman si Rene J. Ang galobo. Ganun mo nga, sobrang pinipin. Ayun, nakatalulad din nila mauli si Rene J dito. Lahat talon lang ng talon eh. No? Pero yun, kontrolado na ng Team Payabang. Itong itong base ng ano ng Team Payaman. Pero ito, si H2 pumasok pero walang nangyari. Tingnan natin, may mapupunit pa. Wala. Pero ito si H2 tamang back-up lang. H2? Sabay-back lang din sila. Okay. Tingnan natin kung paano mangyari dito. Basag ang kanilang torre dito sa top side. 40k4 Team Payaman. While Team Payaman having that 6k gold lead, isa pa lang ang nababasag dito na torre ng Team Payaman. Pero ito, si Yawi. Pero knockout lang din. Pero most likely kukunin muna ng Team Payabang itong Lord para masecure na siguro nila itong victory nila dito sa Team Payaman. Pero ito, magkocontest ba siya kayo? Pero hindi. Na-retribution itong ni H2. Pero papasok si Yawi. Inuli si Farsa. Mahuli bang kalapati? Pero hindi. Ito, Propi, huli nga. Pero ito si Akai. Naipit. Pero hindi. Siya lang siya yung naipit. Propi sa kanila. Yung pisang yung mangiipit. Patang! There you go. Two man down. Plus the bonus foul. Yawi will fall. Ito ba, pumasok pa nga dito si Too Easy for Dave. H2O running para sa iyong buhay. Oy, ang ganda. It's only a bait. Grabe naman yun. The 152% IQ plays coming from H2O. Ang ginawa niya, pumunta siya doon sa bush. Siyempre, automatically, ano yun, di ba? Mawawalan ka ng ano dyan, ng vision. Sa may pagkita mo, binulaga. Kinalbo bigla, tinempe sa blades. Oo, pero... Oo, saan yung 2%? Saan nanggaling yung Prof B? Medyo nag-joking ako din, ha? May multiplier kasi yun. Kaya 152%, oo. This is Luminous Lord for the side of Team Payabang. Another bitaw na naman dito, transform and H2O running para sa inyong buhay. Bulay pa nga dito ang kanilang H2O while mababasag pa rin ang mid turret ng side ng Team Payabang. Doing a great job defending their turret and trying to hold their life itong ganitong dalawan ng Team Payabang. Babag kaya ML yung biglang lumilipat ng target itong Lord, lumipat siya sa mid coming from the top lane, yung Luminous Lord natin. Ay, hindi, pagka may tore pagka may lumabas na minions tapos galing yung minions galing sa mid, liliko yun kung saan galing yung minions. Ganun siya nakatit eh. Lately ko nang dinapansin niya na lumilipat yung ano eh, lumilipat yung pero ito pinabanang pa na itong Scamos pero hindi nila yung contest to. Mahirap kasi Propi eh. Tinan mo yung positioning ng Akai. Nandun siya sa lower hand para in case pumasok itong si H2 o kaya itong si Kufra is magagamitan niya ng Hurricane Dash. Ito na, bumibelo na naman ha. Hindi siya masyado makaposition dito. Yawi, removing all the smooth coming from Danana and Solo nga dito, Rene J. Naghahanap ng pick up si Rene J. Ano, buwebelo eh. Kasi napintimate niya dito. Rene. Doon talaga ang first one eh. Doon talaga yung first one. Tinaton niya dito. Etong si si Reggie. Look at that. Going in. Ang daming pulado dito. Sumabog pa nga kami from Erwin. Nag-uwian pa. Disengaging ba? Hindi. Papalag pa daw. Ang tingin pa naman dito. Moving forward. Aljan doing a great job. Clearing all the minion waves. Look at Rene J. Onto the side. Kinakaskas lang niya yung mukha niya sa pader. Nagpapanggap dan sa jutsu lang. Yan ang sinasabi ng ang bamba lang. Ginawa.
kinabahan. Pero yung nangyari pag-amba niya, napapagad ni Hans yung purify niya, hindi pa siya tinatamaan. Ganon, kalakas ang aura netong ni Rene J pag gumagamit ng choke. Kailangan in-nerf si, ano, si Rene J. Kailangan. Wala pa-profi, ano, Yurika siya. Yun, si Pester ang na-impit dito. Na ano, na-bengkongan. Na-bengkongan na, profi. Oo. Na-bengkongan, ano. Pero okay rin talaga yung pinapakita ng Akai. It's just that yung team lang talaga ng Next Play is sobrang maiilap to eh. Parang mga Lupin to Prot. Nahit namin yung mga galawan nila. Para hindi mo sila mapapastay talaga na, hindi mo ito mapapastay lang ng is nakatayo lang eh. Unlike pag hindi ka tulad kapag kahit nasa bush sila, talagang gumagalaw sila ng gumagalaw nung walang tigil yung movement sila eh. Exactly, exactly. Speaking of movements, 23-18 ang ating score. Tabang ka nilang objective. Isa pa rin nababasag dito ng Team Payaman with a gold lead, 9K for the side of Team Hayabang. Joke amang def gaming ng tong Team Payaman ngayon. Minintay lang ng Team Payaman itong si Chester para makapag-initiate ulit sila ng another Lord. Pero profi Lord 3 na to, medyo mahirap na ata ang i-defend to ah. Oo, ang pinaka mag-defend talaga dyan, etong si Parsa. Si Parsa, etong si Rain, si Insan. Kailangan defensa kanya to. And ang magiging problema dyan, pagka naka-pick off lang ng isang hero or minama-pick off lang si Parsa, automatic tapos etong laban na to. Kasi wala silang strong defender dito. Meron lang sila dito, etong si Dave, which is hindi naman kaya mag-clear as fast as like, ano, Parsa. Ena, they're trying to bait. Dinakap pa dito ni Rainy J to stop the Hurricane Dance. Swabe talaga galawan ng Team Payabang. Still, Team Payaman doing a great job clearing or pumapalag pa rin sila sa ganitong sitwasyon ng laro. Oh, kung mapapansin mo, itong team, maganda rin talaga yung team composition nitong ano eh, ng team Payaman. Nung kung in case na magkamali lang kahit isang tong si Cupra Prof. B or itong si H2O, kapag na Hurricane Dance isa sa kanila, naku po, pwedeng mabalik na to Prof. B. Oh, pwedeng ma-hold pa muna yung potential push dito ng Team Payabang. Pero hindi naman si Nana, pero ayun, purify again. Ito na, nagpaula na dito ng mga ano, quitties. Ito si YSS. Trying to defend. This might be the final clash. But one shot lang binitaw dito ni Rain. And makukuha pa ito. Kasi mahuli siya eh. Oo nga, ayan na si Reggie. Doing great job. Frontline dito. Pinupukan na dito ng kanyang last insanity. Moving forward. No, and the game 1 goes for the side of Team Hayaba. Last. Pero, una pa lang. Sobrang init na ng laban. Kaya at kabo. Game number 2. Next play. Ano? Sorry. Team Payaman versus Team Payaman. Atina. Ayan. Ayan. Talagang piniyan pa talaga tayo kanina, no? Para talaga Team Payaman pinapanindigan na nila dito. On the blue side, makikita naman natin one man mask pa rin ang binibili nila sa early item. Pero ngayon ko na napansin yung Franco pick, ha? Mukhang interesting tong pick ng next play. Ngayon, meron silang Franco. Pick-offs, maganda rin naman pagka yung sure yung Iron Hook dito, kukombuhan nila yan with the Way of the Dragon din naman kung makakawala pa nga. At makikita naman natin dito, tatlo ang naka-purify sa side ng Team Payaba. Talaga, kung may mahuhuli ba, eh, they will have a second chance na makawala. At saka kasi para, pero may recent nerf sa Purify, nadagdagan ata siya ng 20 seconds eh. No. Oh, yun ang maganda. Yun nga yung mga patch updates natin. Malaking bagay talaga bilang pro player na alam mo yung mga adjustments lalo sa mga hero, the nerf and the buffs, diba? At saka kasi yung Purify napaka game changer talaga daw pagdating na sa late game. Yung akala mo mapipick off mo na siya or mapipitas mo pa siya, then suddenly biglang ipapump yung Purify. Makakatakas pa. Pero ito, nag-hook si Chester, walang tinamaan. Ina. Medyo kinapa siya ng mga 0.5 cm ulit doon. Nasukat ko ng ganoon kabilis na nakita ko doon. Napatay si Envy. Napatay na jungle monster yata. Precise ah. Ito na nga. Pero speaking of precise, dito Dave securing the crab coin onto the top lane. Meanwhile, si Rene J kumukurot-kurot dito with the Jeet Kune Do with the knock up dito kay Hans with the Nana onto the top lane. Papunta na dito si Reggie, ang kanyang kapit by with the GG, the nerd, even under the turret. It's a first. Grabe, ano masasabi doon? Gigil na gigil sila kay Rene J, no? Na yung 3-man rotation eh.
first minute mark, nag-rotate ka agad sa top lane, no? Kay Renej talaga sila nakafocus. Mukhang G na G sila ngayon kay Renej. Pero itong si Dave, ito, tamang chepi-chepi lang dito kay Franco. Pero mapabackup lang itong si Franco. Yes, at nakita ko yung comment dito ni Madam Seika. Sabi niya, kala niya joke time na nag-PM pa daw yung bebe niya na magpa-Franco. Tapos lumabas. Grabe, talagang pagmamahal talaga ang gamit dito. The power of love, kumbaga, ang pinapakita niya. Iba talaga pag motivation, Jules. Pero itong si Louie, yet up, and then Forza, napitas din. Naku po, yet up talaga ang nangyari doon, hype pits. At talagang may binabalak na naman nga yata sila dito dahil ni Roger natin napapansin mo nagtatago doon sa may bandang bush. Ganda, maganda position na nandito. May mauhuli pa sila. 2-1, TNK. Oh! Nakano lang siya, nag-ulti out. Yes, with the incandescent ulti out na lang din muna just to disengage Mountain Shocker. Here has been used. Nice pata nila dito si Dave, which is yung Roger natin. This time around, nakakuha pa nga ng another kill, which is si Parsa onto the middle lane. Solo kill yun for Rene J, ah. Binawian niya, binawian ni Rene J. Di rin talaga magpapauli. Pero ito, nauk nga. Nauk siya. Tama ka dyan, nahuhook na talaga dito ni Chester ang mga members ng Team Payaman. Paangat na rin dito ang Team Payabang. Pinapatunayan talaga nila na meron silang ipagyayabang. Oo nga, grabe. Ayaw rin talaga nilang magpaawat eh. No? Talagang ito, yung intensity talaga ng game mararamdaman both for both teams eh. No? Oo, yung... Hindi lang intensity, yung level of ML nila pareha, sumasabay ang Team Payaman kahit bagong pausbong pa lang sila, di ba? Imagine, Team Payabang is already FPL caliber pero Team Payaman nakakasabay sa rotation sa mga ginagawang pangkaharas ng Team Payabang. H2O nakuha dito ang turtle buff. Hindi natin napansin yun ha. Pero kasi mali, hindi ko, napitas pala si Roger dito sa top lane. Kasi mali, hindi naman ha. Kasi yung positioning nila, kumbaga parang gusto ata nilang i-pick off itong, i-pick off itong top lane eh. Pero on the other hand, itong si Randy, naka-boost siya dito, kaya hindi nila, or kumbaga parang gusto nilang i-trade yung turtle and then yung tower. But si Randy siya naka-position doon, kaya nag-back off na lang din sila. Gusto sana nila magkaroon ng plan B dahil nga nagkaroon ng ganong deaths. Pero speaking of plan B, tito, gusto nilang pitasin si MB pero hindi nabutan ni Chicha Dog ang namataan with the trap eh si Chester with the Franco. Meanwhile, si Rene J ang sagot ay ang pagkuha na nga ng top lane third dito ng Team Payaman. Papunta na si Kylie with the X-Word with the Way of the Dragon. Pangato mo, pati ang mga Mountain Shockers bumasok sa H2O ang asin. Pero nag-pay off naman with the sinigang. May kasama pang flicker, no? Rarity in H2O connection. Grabe yun. Mismo, grabe yung connection ng dalawang yun, no? Yung muscle memory nila sa isa't isa. Alam kung kailan papasok. Gusto ko yung muscle memory na yung story. Pero ito, si YSS. Pero hindi, nag-ba-off lang. Yes. Trabaho na naman ang gusto dito ni Rene J with the Way of the Dragon, H2O again! Another one coming from H2O and Rene J. Pinupugo talaga nila itong si XB. Grabe! Diyan, pinupugo talaga nila. Kumbaga, ano yung inaraw-araw yung ginawa nila doon. Mountain Shocker again, as soon as mag-up to, ginagamit agad ni MB and another turret. Rather, two turrets secured for the side of Team Payabang. Middle and bot yun. Upo. Tina, based dito sa napapansin ko, ang pinaka nagkakaroon sila talaga ng advantage is yung ano talaga, yung kay YSS. Eh. Kung napansin mo, bago siya mag-pop ngayon ng Mountain Shocker, nalaman ng Team Payabang kung nasaan sila. Kaya itong si H2, instead na mag-rotate sa middle lane, nag-rotate siya sa top lane para abangan ulit itong si X-Board. Dyan, giving information kung pwede ba silang pumasok, kung meron bang nag-iisa, kumbaga. Diba? Naiiba eh. Depende yung rotation or yung pupuntahan nila. Tuwing nagpa-pop up yung Mountain Shocker, tapos may tinatamaan, namamata nila, nagkakaroon ng misposition onto the side of Team Payamang. Mountain Shocker, again, was used by the YSS. Titingnan niya kung may malapit or may possible ba na mag-contest dito sa turtle na nakuha naman niya naman ni H2O. Diba? Yun talaga yung advantage. Pero itong si TNK na huling Chester.
Ayan, na-hook. And eh, Seika yung nire-request mo sa baby mo. Naka-hook ulit siya kasi sabi ni Seika kanina. Ito yung comment niya. Ano yun? Nawala. Kala niya yung time nga lang, yung ganong context, no? Na hinahapan niya. Tapos, pero makikita natin dito, Chester, again, going for the air loop, pero hindi mag-connect. Team Payaman here, on to the defensive side. Muna, si Rene J, kumukulit-kulit, plus the speaker pa ka, Chester here. Naku po, wala muna pa na-hook dito, ha? Ingat-ingat na lang din sila. Grabe talaga to. Ayaw talaga kung mag-awat sila yun ito yung sticker. Kung sticker talaga sila yun, no? Tama. Wala silang awat. Kumbaga nga, ML na ML, walang tulugan. Buhay na buhay ang dugo dito ng Team Payabang. Molina here magkoconnect, pero meron pa rin shield po dyan ang ating Chu na parang pan-debuff na rin kasi saglit yun. Tuwing tinatamaan siya ng mga CC effects dito ng Team Payaman. Chicha Dog, nangurk nga dito si Chester, pero pumasok doon sa flicker. Rather, the incandescent out dito si H2O. Nakakatakot yung mga ganong avanti ni H2O, no? Hindi mo kung ka or magbaback pa ba? Ang bilis pa nila out. Oo, napakabilis. Pero kung mapapansin mo, Tina, itong lineup ng Team Payabang, more on ano sila, single target sila eh. Ang pinaka crowd control effect lang nila dito is si Louie. Pero while on the other hand, itong Team Payabang, Team Payaman, marami silang pag ano, pang crowd control like itong TNK, may Nana sila na pang disable. Yun yung nakakapagtaka eh, 'di ba? Hindi rin dahil sa lineup to eh. More on team effort talaga siya at saka play style. Let me add that on to that point. Siguro another factor na rin din, wala silang pang hard tank talaga. Kung papansin natin, pseudo tank kasi yung ginawa nila with the support TNK. Siguro kailangan nila ng pang frontliner. With the pangapay, but also the teacher dog na galit. Ang asong alaga dito ng Team Payaman. Wala pang fronta sa kanila eh. Pinapatunayan talaga ng Team Payabang na mayabang sila. Yes, pinaparindigan talaga nila yung katulad. Talagang pinapauwi nila dito ang Team Payaman. Bawal lumabas, bawal lumabas. Naririnig ko ang kanta ni Kim Chu Hype Beats. Ano ba? Parang nililisis ka ba doon? Pero grabe! Grabe! Ano, paano may mag-flag ceremony? One in line. Okay, Tiger Hype H2O, ayaw niya ng Tiger Hype kumapasok kahit paasok with the Latin Sanity shutdown coming from the expert. MV has also been slammed down. Remedy na iwan shutdown again, though. Kill for that Roger ang nahook dito ng ating Franco is a minion dito on the third day. Three members down for the side of Team Payabang. Team Payaman here. On the other hand, isa ang naging down. The clash na nangyari yun is in favor of Team Payaman. Chance nila to ha, para to secure resources and buffs at makahinga-hinga to regain the map control. Wipeout coming from the Team Payaman. Ito na nga ba yung inihintay nila, Tina? Mali, inaasin nila. Sabi nga, sabi ng Team Payabang, ayos lang yan. We started from the bottom, now we hear sabi ng Team Payaman. Pero si Rere J, KS ko yan, sige. For a second time around, magtatagumpay ba sila dito? Open shock ginamit dito ng ating YSS. Look at that. Gosh! Nagulat tayo doon na nakakaloka. For the second time, we're going to round 1 and round 2. Binalaan ko na kayo, sabi ni Rene J. Alam mo, napakatagal niligawan ng Team Payaman, pero si Rene J lang pala ang sasagutin. Naku po. Ang tindi nun. Ito na! Na-iron look itong si Roger, mag-exist ng H2, pero hindi. Pero ito si Rene J naghanap, magaganap siya ng isusun pa. Pero tingnan natin kung ano na nangyayari. Pero itong si PNK tamang back off lang, and then napitas dito ang dalawang team ng next play or ng Team Payabang. Grabe, Adina! Grabe yung si Rene J. Grabe yung si Rene J. Calculated. No? Talagang matatawaran ngayon. Ulit-ulitin natin yung muscle memory niya. Kabisado niya yung every nook ng
hero niya. Laki ng tiwala and confidence is there. The group is also there. Dito tinutunaw na mabilis ng team payaman yung Lord natin with the Chichi Dog na ispatan dito si MP. Running away na lang din. Disengage na lang. Lord 1, kaya mabilis lang siyang namatay. Lord 1. Tama ka dyan. 12 minutes, nagiging luminous Lord siya. So, tama. Ready J, King of KS daw. Sabi dito, naloloka pati yung mga ka-juicy natin sa comment section. Sabi si Ring ni J, no? Pagkita pa yun, may heads up pa yun, ha? Heads up! Pero ito, kaya ang lumibitas pa, pero yun, nag-pop up siya ng Frozen Function. Mamamatay pa, pero yun, nagbitas si Yawi. Pero ito si, ano, si Kylie. Nahabol. Ito, si Envy. Mahuhuli ba? Chichu Dog, hindi pa nagpapapa, pero ayun, tamang backup lang din sila. Hindi sila basta-basta makapag-push kasi Renny J is doing a great job showing out the minion waves at hindi ma-regain dito ng team payaman ng map control. Lahat kasi, tingnan mo, all lanes push, hindi makalagpas basta-basta ng river yung mga red minion dito ng team payaman. Oh my gosh, look at that! Gulat na. Hindi ka, na, bigla ka talang eh, no? Bigla-biglang mag-ult pag-burst tong si H2, sabi. And trivia na lang din siguro, for H2, kasi ako rin yung nag-cast nung championship nila from our Contenders Division. Season 1 pa yun, way back season 1. Gushon din ang nagpapanalo sa kanila dun. Pero tignan natin, Gushon nga kaya ni H2O ang sagot sa kahirapan dito ng Team Payaman versus Team Payaman. Multi shocker nga connect, pero ang Iron Hook dito ni Chester ay hindi pa nagko-connect ulit. Wala, hindi pa nagko-connect. Pero ito, grabe rin kasi talaga yung pang-defend na itong Team Payaman natin. Meron silang force, ha? Meron silang nana para mabilis mag-wave clear. Kaya hindi rin talaga basta-basta makapasok itong Team Payaman, eh. Tama ka nga dyan. And look at this, ha? Kylie here, even though nandiyan sila sa may base nila or bahay nila, eh, emote pa rin naman with plus the staker. Kumbaga, Chester here, frontline dito sa Team Payabang. Wala pa rin siya na iron cloak dito. Lahat ng traps, lahat ng pwedeng ilapag dito ng Team Payabang, nilalatag na nila. Look at that. Grabe naman yung last insanity nito ni Expert. Pero itong si H2, nasa na si H2. Pero ito, mapipitas ata si Yawi dito. Pero ito, sa under ha, dito kay Renny J na mabasag pa. Pero hindi, pinuhuli niya yung dalawa. Atina, tignan mo. Oh my gosh, luto na lang. Meron doon passive ang ating nana. Pero sa H2, nakikipag 3v1. Naka-double kill na ka siya doon. Kahit tatlo ang tanyang kalaban. Ako po, hide this. Nagwatak-watak nga sila, tama ka doon. Hindi nila alam kung sinong ipa-priority nila doon, eh. Ipa-priority ba nila si H2 or si Renny J, eh. Grabe talaga yung connection na itong dalawang to, eh. Di mo talaga matatawaran. Pero ito, Renny J, nag-i-sticker with kasama pang TP. Walang magawa itong Team Payaman. Grabe, napapaawit na nga lang doon. Bawal lumabas. Nakuha dito na H2 yung Lord natin. This is a Luminous Lord. Ang leveled up na to. Ito yung nag-change target na dito. Renny J on the other hand, nangungulit dito kay Kylie with the Way of the Dragon. Pero, nakapag-back away lang din naman. Renny J dito, kulit-kulit factor lang talaga. Yabang mo. Bagay na bagay kay Renny J itong hero. Pero, again, 2 games siya nang nai-steal yung Lord, ha? Yes. Hindi, ano yun eh, hindi na siya chamba eh. Talagang ganun talaga yung ginagawa niya. Well calculated, kumbaga, Tina, no? Yes, clutch plays, kumbaga, talaga yung ginagawa dito na Renny J. All lanes dito, pressured ang nararamdaman ng Team Payaman. Unti-unti nila tinutunaw dito yung Lord, pero butas na ang top at middle later. Si Renny J, nung naanan natin si Kylie, napilitan maglasin sanity na bawasan man ang HP na tatlong miyembro ng Team Payaman. Pero napapagpagpag pa rin doon sila H2O! Oh my gosh! Grabe, hindi namin napapansin na si Renny J, bumabasag lang pala na tori doon sa taas, no? Trabaho lang, kumbaga. Talaga, tinatayuan doon ni Renny J ang mga miyembro ng Team Payaman at Insanity. Again, ginamit si Kylie just to clear out that minion wave na pilitan. Dako po! Boxing ang lakas! Itong in order, pero na-double kill pa rin doon, high pitch!
Grabe talaga itong bata. Napakahusay talaga. Pero ito, mapipick up sila. Pero wala pang clip sa Tina. Tuloy-tuloy yes. na din sila sa pagbasag. Pero itong si Louie, hinatak pabalik sa nakaraan. Itong si Xbox, mapipitas ba? Matatapos pa. Last insanity coming from the Xbox. Pero hindi, matatapos pa. Wala na namang clip. Ito si Rennie, pumasok na ng ulit-ulit naman siya. Pero itong si Gushon, si H2, mapipitas ba nila? Si Populent po ba? Pero ayun, Urban White. Oh. Oh my gosh, and hands slap to the pen for their base. Merry-go-round pala ginagawa dito ng Team Payabang sa base turret ng Team Payabang. And I think this is it, Hypebeats. Yun na nga, 2-0 tayo in favor of Team Payabang. GG WP for the side man ng Team Payabang.